Hi guys, ito si Ice. So for today, natin is mag-change oil tayo ng King Cinco Exciting S400i. So sa pag-change oil ng King Cinco S400i, so apat yung tatanggalin natin. So una nating tatanggalin is itong oil dip. O dito natin nilalagay yung oil, no? Makikita nyo yung remaining oil is below the middle na. Delikado na yan. So kailangan din natin ito para imbudo para paglalagay ng oil later. So yan ang una nating bubuksan. Okay? And then pangalawa nating bubuksan is itong drain plug na nasa baba at itong oil filter. And then pang-apat nating bubuksan is itong strainer. So meron tong strainer na may screen kung saan na nakakatch niya yung mga ribaba na galing sa loob ng makina, yung mga dumi. So dito naman sa kabila naman yung oil filter. So apat yan. So ito yung oil dip o yung lagayan ng oil, ito yung strainer, then ito yung drain plug, ito yung oil filter. So ang oil filter ng Kimco Exciting S400i is ito. So ang code nito is part number 1541A. Ayan. So kailangan nyo to every time na mag-change oil kayo ng Kimco Exciting S400i. And then ang gagamitin naman natin na spark plug is laser iridium ng NGK. So ang part number naman is CR9EIX. So ito maganda to kasi needle tip siya. May kita nyo, needle tip yan. So maganda sa biyahe, malamig sa makina, maganda mag-spark. Ang gagamitin naman natin ng oil, ginagamit ko is yung Liqui Moly na 10W60 super synthetic straight race. So ito exclusive lubricant siya ng MotoGP2 at saka MotoGP3. And syempre, since mahal ang Kimco Exciting S400i, nasa 359,000, so kailangan natin ng tapatan na magandang langis kasi mas mahal magpa-ayos ng engine. I'm not sure kung magkano abutin, no? Okay. So since ready na yan, kakalasin na natin yung drain plug. By the way, ang socket is number 17. Okay. Yan. Lugan lang natin. And then kamayin lang. Tapos naka-ready yung pan. Make sure na ang engine is malamig, no? Kasi pag mainit ang engine, baka malostred ito. Okay. Yan na. Pumatak na. Okay, meron tayong maliit na pan dito na panlinis, which is diesel naman. Ang panlinis niya. Linisan lang natin para pag binalik, ready na. So habang tumutulo yan, pwede na nating luwagan yung sa oil filter. Unfortunately, ito magkakalat talaga to. That's our choice. So hindi yan masasahod nung ano. So para ma-minimize, hayaan lang muna natin na mag-drain doon para ma-minimize yung oil dito.
lalabas na oil dito. But basically, tatapon lahat siya dito. Number 24 naman ang socket nito. So, before natin ma-access to, kailangan nating luwagan itong clip na to, yung clamp na to, para maikot natin. And then habang tumutulo yan, ayan, ma-access na natin yung oil filter. Dahan-dahan lang. Ah. Yun. Pag gumalaw na siya, isin nyo na. Hindi pala. Medyo mahigpit. Kasi itong oil filter, meron itong spring. So, kamayin nyo lang. Lala tayong magagawa dito, magtatapon talaga to. Dahan-dahan. Okay. Dahan-dahan lang. Yun. Magtapon na nga. Okay. Ayan, may spring yan sa loob. So, hindi naman yan kakalas. Kasi nakadikit yan. So, again, lilinisan natin ito para pag kinabit natin, malinis siya. Ang pinakamaganda panlinis, diesel. Huwag gas. Kasi may oil to na baka mag-expand pag gas yung pinaglinis natin. Okay. Busahan, Jeff. Then, bubunutin na natin yung oil filter. So, pag binubunot natin to, dahan-dahan lang, mapapansin natin na ang oil filter is yung butas ay nakapaharap doon. At itong part na to, this is lumulubog-lubog, is nasa labas. So, huwag natin itong babalik na rin kasi ito papasok to sa engine. Tapos yung langis, bali papasok dito yung oil galing sa engine, dito lalabas. So, ito, hindi na natin ito lilinisan kasi papalitan na natin to. So, ito tatapon na natin. Hugas kamay. Then, itong sa part na to, oil filter, pwede nating linisin. Make sure lang na yung tip na to walang dumi. So the moment na nilock nyo yan at may dumi, magkukosya ng leak. Malinis na siya. Konti na lang ang pumapatak. So hayaan lang natin. Then lilipat tayo sa kabila. Iwan na natin dito yung 24. At saka yung dadali natin sa kabila yung 17. Dito naman 17 din. Dito natin yung pan. Yun. Okay. Basta kayang kamayin, kamayin na. Delikado yan. So ito naman yung cup to ng strainer. Pa
Papansin nyo na marami pang tumutulong oil. Pwede natin yung itagilid. Then, bubunutin natin yung strainer. Yun. Tandaan natin yung orientation ng strainer. Almost parehas naman sila. So, makikita nyo sa strainer, oh, ang dami niyang nahuling ribaba. Mga bits of pieces of metals. I'm not sure bakit may ganito. Sa strainer, pansin nyo, medyo malaki yung dito sa may, itong dalawang to, yung medyo malaki, nandito sa may labas na side. Kung meron kayong compressed air, mas maganda, yun ang panlilinis nyo. Since wala tayo, pwede nyo rin i-tagay sa poso to, sa gripo. Ingat! Okay. Ayan, make sure na malinis na siya. Wala na isang ribaba. And then, every time na binubuksan to, tinitingnan ko talaga. Ayan. Ayan, malinis na, no? Wala siyang ribaba. Tingnan nyo mabuti. Ito yung medyo malaki, ito yung maliit. Nasa labas yung medyo malaki, nasa loob yung medyo maliit. Then, wala nang tumutulo, try natin itagilit. Oh, wala na. So, huwag na nating antay na pumatak-patak pa yan. Dutin mo na lang. So, pwede mo nang ibalik. So, make sure na yung tip is malinis, yung mga lip nito. Pwede na natin ibalik yung strainer. Tingnan natin. Wala siyang ribaba. Malinis na siya. Make sure din na tuyo. Yan. Maganda sana kung meron kang compressed air, no? Oops, meron pa siyang oil na lumalabas. Na, konti na lang naman to. Hindi mo naman na mapipigil yan. So, babalik lang ulit. Medyo malaki na sa labas. No? Yun. Then ito yung cup na malinis na rin. Clockwise, pagsasara. Wala naman siyang bushing na kasama. Ito lang talaga. Yan, hihikit ng konti para meron siyang spring. Then, yung 17 natin na socket. Pahigpit na. Konti lang. Ayan. Ayan na. So, doon naman tayo sa kabila. Yung nilinis natin kanina na oil filter chamber, wala na siyang oil na lumabas. O meron pa pala. Konti lang. Inisin lang natin ulit. Dito, wala na rin. Inisin din natin yung tip. Then ito, may bushing to na white, ha. Ito. Tansu yata yan. Huwag niyang iwawala yan. Dapat nandyan yung bushing. Yan.
Doon clockwise. Kamay lang. Hanggang sa humigpit. Dali lang to. Dapat matutunan natin na mag-change oil ng sarili nating motor. Kasi hindi all the time is available yung mekaniko. Lalo na sa motor trade, no? Pipila ka. Okay. Konti lang. Okay. Okay na yan. Pero minsan nalaglagan ako. Okay. Yan. Then, oil filter na. Ang oil filter, ako na yung bawas na. Pag nilalagay, ito kasi 1.3 liters to. Ang oil filter pag nilalagay, sabi natin kanina papasok. Ito, tapos ito sa labas. Ang oil filter huwag nyo ilalagay ng dry. So basically, lagyan nyo sa loob. Yan. At lagyan nyo rin sa labas. Kumbaga, basain nyo na yung ano, yung parang cloth niya, paper cloth niya. Yan. Dahan-dahan lang. Dapat pumasok siya dun. Ayun. Apwesto na siya. Now, ito yung trick dyan. Kailangan yung lumulubog-lubog na to is tumama sa spring. Otherwise, delikadong mag hindi gagana yung oil filter mo. So, patamain mo muna yung spring. Tapos, i-guide mo yung filter. Parang susundutin mo muna to para tumayo yan na ganyan. So, using the spring. Ito yung delikadong part. Hindi naman delikado. Kailangan tama ang pagkakagawa. Kasi kailangan ma-push ng spring yung likod ng oil filter nyo. Then make sure na tama yung thread nya. Pag mahigpit, sabihin, ayan o. Yan. Okay siya. Pag mahigpit, huwag nyo ituloy. Lost thread yan. Okay. Then, upitan ko. Konti lang. Okay. Yan na yan. Balik natin tong clamp. So balik na natin drain plug, nalagyan na natin ng bagong oil filter. Nasara na natin yung drain plug doon. Yung strainer. So punta na tayo sa kabila. Now, ang last process is lalagyan na natin ng langis. So since 1.3 to, ito yung naiwan ko last time. Lagpas na lagpas pa. 1.35. Buksan ko yung 1 liter para i-bubuhos ko ng sagad. Hindi yung sobra. So ito yung mag-1. No? Okay naman sana kasi may hose yan. Pero mas gusto ko may imbudo.
Ang kagandahan sa Liqui Moly, para siyang motol na may lumalabas na ano. Tuloy, pwede ko diretso yan dun eh. So, importante guys na yung oil, yung quality ng oil nyo, lalo sa mga motor na ganito, Maxxis Coat, na tumatakbo ng 165 sa expressway, lang mula pag-exit hanggang sa pag-entry, pag-exit sa kabila, is maganda yung oil. Maganda yung brand, trusted yung brand, quality yung ano, saka yung viscosity level niya mas mataas. Napansin ko kasi nung binibreak-in pa to, ang gamit ko is 10W40 Enios. Maganda naman. Kaya lang, medyo mainit yung makina. Pansin ko lang ha, nung nag 10W60 ako, umokay na siya. So hindi tayo mag-expect na mapupuno yan. Kasi 1.3 liters talaga yan. So sige lang, ubusin nyo lang to. Then later dun tayo sa bawas, magdagdag na. Dahan-dahan lang na pumasok ang oil. Yan, mas maganda guys, naka kill switch yung exciting nyo, no? Baka mamaya baby biglang magbiro, may mag-start, kung ma-start yung biglaan habang nag-change oil. So walang langis sa loob, delikado. So, pagpapawisan ka lang naman ng konti dito para ka lang nag-jogging. So sort of exercise na rin. And shoutout nga pala sa KMCP, sa mga admin ng KMCP. Kamusta kayo? Sa North Rider Friends, sa KMCP Angeles at sa KMCP Tarlac. And syempre sa Team Camp, Team Solido, KYT Angeles at sa KYT Pampanga. Sa mga kumpare ko sa Gilas Atat, shoutout sa inyo. Ito, nag-change oil dahil hindi nakapag-rides. Actually, ang rating nito is 8,000 kilometers to 10,000 kilometers bago mo palitan. So, naka 5,600 na ako. Pinalitan ko na rin. Okay naman. Kasi 1.3 lang naman ang, although mahal lang per liter nito, kada yung masira yung makina. So ito guys, bus na yung 1 liter. Dito na tayo sa sobra. So kailangan may maiiwan na. Okay. Kailangan may maiiwan na 100 ml. Huwag nyo rin pa kasobra. Mamaya susukatin natin. Ang pagsukat ng langis ng motor is kailangan paandarin nyo muna yung engine. Hindi yung pagkalagay from galing sa drain is doon yung susukatin. Okay? Yan. Ingatan lang na huwag madumihan. So, ang gagawin natin is tatakpan natin, pero hindi natin check na laman, mababa 1/4, pero actually hindi yun ang pagsukat. So higpitan natin, double check natin, drain okay, drainer okay, drain plug okay, oil filter okay. So start natin. Huwag nyong bibirahin kasi hindi pa nakaligod yung oil.
Moly 10W60 street race na 5,600 kilometers odo. Actually sa base data ng Liqui Moly, pwede pa yan hanggang 8,000 to 10,000 kilometers. Pero sabi ko nga, mas mahal ang motor kaysa sa langis. Ito napakamahal ng langis na nilagay natin. 1,131. Ibabaw. Linisin natin. Then saka natin ibabalik. Considering na may langis na umikot. Okay, yan. Then dapat ang oil is nasa lagpas lang ng kalahati. So lumalabas na sa 1/4 lang siya. So ibig sabihin, kailangan pa niyang dagdagan. Dapat lagpas ng kalahati, considering na umiikot na yung iba. Okay, konti pa siguro. Konting-konti na lang yan eh. Pero huwag nyo rin sasobrahan guys. Ang drawback niyan, pag nasobrahan nyo ng oil, is magpuputukan yung mga oil seal nyo sa loob. Siyempre magkakaroon ng pressure yan dahil wala nang space para mag-circulate yung oil nyo. This time, kahit nakapatay na yung makina, since may umiikot na, pwede nyo nang i-check. Okay? So, wala pa rin. Ulit, baka namali lang ako. So, mababa talaga. Kailangan na natin siguro ubusin ito. Natin ulit. Okay lang yan, malangis-langisan. Kasi later on, iwa-wash natin yan. Power wash. So, yung mga langis dyan na pumatak, nanggal lahat yan. Yun. So, kikita nyo, ang oil nya is nandoon sa almost half lang. Considering na umikot na. So, actually, pwede naman natin dagdagan to. Kasi wala na. Wala na halos to eh. So, palagpasin na lang natin ng kalahati. Pero huwag na natin punuin. Yan guys, considering na may umikot na sa taas. Dahil in-start natin kanina nung nasa 1.1 liters na siya. Okay? So, dalawa yung kailangan natin. Ngayon, pag tatakpan natin to, kailangan natin linisin ulit yung tip. Yung tip ng butas, make sure na walang dumi para hindi ma-pollute yung ating oil. Then, para mahigpitan, talong tayo ng long nose o kaya pliers. Para mahigpitan to ng konti, yung mas malakas sa kamay. Yan. Yung hindi mo kayang kamayin. Okay na yan. So guys, ito si Ice. Yun ang pag-change oil ng Kimco Exciting S400i. Apat yung tatanggalin. Panglima yung clamp ng hose.
para lang makalusot yung sa oil filter chamber. Ang gamit ko is Liqui-Moly 10W60. Pwede nyo lang gamitin to pag lumagpas na kayo ng break-in, nasa 6,000 kilometers na kayo pataas, pwede na to. Pero kung break-in lang, yung recommended ng Kimco, i-break-in nyo lang, i-change oil nyo lang ng i-change oil every 500 kilometers. So 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500. Pagdating ng 2,500, gamit na kayo ng fully synthetic na kahit na shell muna na fully synthetic, 15W50, 1,500, tapos change oil ulit, 2,000, and then Liqui-Moly na, 10W60. Make sure na every change oil, nagpapalit kayo ng oil filter, dun sa ano na, after break-in. Pero during break-in, every 2 change oil lang ang palit during that time. So, ito si Ice. Para sa lakacherong ampas lupa, change oil ng Exciting S400i. Shoutout sa inyo. Nakaka 38 lockdown rides na tayo. Nasa almost 10,000 km odo using Exciting S400i at saka NMAX 155cc. Biyahe lang.